seryoso mo, pare. Hindi, ano lang, pinapapractisan ko lang. Yun. Magandang gabi nga rin pala kay Tay, kay Peanut, kay Levi, sa kay Kelra. Doid na. Oh, sa inyo kami rito, ha? Oh. Huwag niyo sasabihin sa kabilang Discord na sa inyo rin kayo. Hello, Reapers! Hello, Reapers! Beniga, Beniga kaya. Hello, Abyssal Reapers. Pakita naman yung CRT. Ha? Pakita? Pakita tayo. Oh, sige, sige. Hello, Abyssal Reapers. Hello, pa. Hello, Y2K and Daddy nga pala. So, matindi yung ano eh, pumunta kami sa kumsang Bursting Heartland, talagang serious one sila. So, ano yung parang strategy nyo dito? Wala. 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 Hindi, medyo seryoso si Pakbet. Seryoso si Pakbet eh. Oo, nung nakita si Rebo eh, parang nagseryoso eh. Wala yun. Wala ka rin eh. Anong message mo kay Pakbet? Hindi nyo naririnig to, pero pag pinanood niya malamang. Ano, message ko sa kanya, mag-coach na lang siya, huwag na siya maglaro. Kaya Ribs ka dyan, ano kaya Ribs? Oo, ka dyan. Eh nga siyempre, maraming maraming salamat. Your team is picking. Yun, yun, yun. Yun. Medyo mainit yung drafting ng dalawa, no? Oo, talagang yung ano eh, patawag doon? Mm. Yung may baga seryoso, pareho seryoso actually. Mm-hmm. Yun talaga din, target ni Pakbet, kasi kanina pa natin pinag-uusapan yan eh. Target talaga ni Pakbet, si Rebo. So hindi talaga mag-take lightly dito si Pakbet. At the same time, si Rebo, mainit sa kanya kay Pakbet. Parang hindi na si Kentry, si Pakbet lang talaga eh. Ano man na may bad blood yung parehong tito natin eh. Oo, oh, yun na. Nako, ewan ko na lang. And of course, sa ita natin. So far, Bursting Heartthrobs with the X-Borg, Rafaela, Brody side lane. Chu, tapos sa... Farsa ba to? Hmm. Ah, Farsa. Tapos ito naman, Johed, Eudora, Paquito. Wait, nilabas na yung ano, nilabas na yung Claude, and of course, Katja. Mm-hmm. Medyo masakit yung pick up potential sa side ng Abyssal Reapers. Mm-hmm. Meron kang Katja, tapos yung Joel. Ito na nga, ating head-to-head matchup brought to you by The Armory. Mm-hmm. Bursting Atra versus Abyssal Reapers, syempre. Ito na nga, sibling rivalry. Mm-hmm. Chantel and Guido. Mm-hmm. Kitang-kita mo naman, no? Parang galit na galit sa kuya niya. Pero syempre, sibling rivalry nga yan. Kumbaga. Pero let's see, si Chantel hindi siya maglalaro ngayon. Probably, malamang hindi rin mamaya. Kasama ko rin mamaya. Oo nga, sayang yung practice ni Chantel sa pre-fire. Oo. Hindi siya naglaro. Pero shoutout nga pala sa lahat ng fans ni Joselicious dyan. Ha. Magandang gabi nga pala sa inyo lahat. Pero ito na nga, welcome to the Civil War. At dito na nga tayo sa laban ng Bursting Heartthrobs and Abyssal Reapers. Pailala ko muna pa, Y2 kayo sa side ng Bursting Heartthrobs. So si Pakbet sa kanyang X-Borg na jungler, si Tay, using the Rafaela. Kelra so cute with the Brody. Levi03 using the Cho at si Peanut sa kanyang Parsa. Si Fuego naman with Johed and of course Josa ang ating Eudora. Guido with Paquito. Siyempre Dribo with the gold lane na Kaja. And of course Fernandez ang ating Claude. Oh, so sa kanya ang ano dito ah. Sa kanya nakasalali ito ah. Sa kanya nakasalali ang laro. Mukhang kaya naman siya i-complement ng ibang kakampi. Gucci naman yung ano nila. Tingin ko kaya naman nila abutin hanggang sa mag-online yung Claude. Actually, parang early pa lang kaya-kaya nila makapag-sustain eh. Pero nga sa Bursting Heartthrobs, talagang Rafaela. Oo. Pero syempre, ano kasi, godly na bro dito. So, may feeling ko may hirapan din dito sa Rebo eh. Maganda yung draft nila, no? Siyempre, Brody. Hindi naman ganun gaganda yung mobility, maganda yung damage. So, pumiksis si Backbit Zero ng Rafaela dito para at least, alam naman natin yung ginagawa ng isang Rafaela. Meron kang sustain, magbibigay sa iyo ng magandang mobility. So, yun, mukhang bebebehin lang ni Tay sa lane itong si Kelra, no? Pwede sa iyo naman talaga yung plan, eh. Mm-hmm. Parang, hindi siya yung necessaryong kailangan pa mag-online ngayon. I mean, si Backbit, kaya niya naman. Level 4 na siya, so anytime, pwede na siya mag-pop off, eh. Pero ngayon, syempre, Kelra, medyo kailangan talagang alagaan to. Mm-hmm. Dito yung tulad na Claude na medyo may pagka-independent side. Yes. Kasi Claude, BMI. Yung sa kanya, SIPA lang. Ayun. So, ano gagawin na SIPA? Kung wala kang flicker, ayun lang. Pero speaking of that one,
Abangan na muna muna sila dito ah. Oh, pero kita mo naman yung positioning dito sa side ng Bursting Heart Guns, pero sa First Blood on the bottom side, makukuha ni The Goat, Doc Rebo getting the First Blood for the side of Abyssal Reaper. There's another one going down into the hands of Jocelycious mga sir. Abyssal Reapers. 2-0 kagad inside the 2-minute mark, pero Turtle is up for grabs. Sinisimula nang kakuhain ito ng Abyssal ng Bursting Heart Rubs rather. Here comes the show. Siniba nga niya papasok doon sa may Turtle Pit si Fernandez at naitabla kagad yung ating scoreline. Sabay yung Turtle pa rather makukuha rito ng Bursting Heart Rubs at Last Insanity. Mapuputukan pa yung pakito. Oh my god. Pero yun nga ang sakit ng damage si Josa dito. And again, ano siya? Execute! Pero yun ang mabilis ang instant replay muna tayo sa ating naganap, eh, no? Pagkasipa sa may turtle, tiga mo. Yun, this cherry-pick moment, syempre, is brought to you by Cherry Mobile. Yan nga, gandang pagka-away of the dragon, no? Pero at least na-secure nila pakbet yung pagkuha ng turtle. Ang hindi nila anticipate, yung damage na kayang ibato dito ni, ano, ni Rajosa, kita mo. Ayun wala na. Wala pang ultimate yan, ha? Ball lightning. Oo, alam naman natin. Ball lightning, tapos execute. Masakit na combo yan. Oo nga, nung naka-execute pala si Josa rito. Sa talagang burst kong burst pala to. Yung tipong ano yun, pagkatapos ng ano, ball lightning, rat, fork, tapos kapag hindi pa rin namatay, alam mo na kasunod, isa pang kidlat, execute, di ba? Aabutin nga ng taser. Pero yung bola dito ng Bursting Heart Traps talagang nakikilala lang, no? Talagang inaalalayan lang siya ni Taysaling hanggang sa magka-online. Tingin ko, malakas sila pagdating sa mid-game 5. It's mid-game 5. Feathered Airstrike. Naku po, inabit, na-stun. Pero nabigyan nga rin yung Eudora, pero dalawang support yung mamamatay at least merong exchange. Yan lang ang kinaganda. Tama nga na rin, tamang exchange ang actually dito. Pero yung nga, nakakainayang na, kahit pa parang si Puege yung nakakuha ng kill, pero siguro iba para mapag-online na nila. Pero yun na nga, na-judgment ka na pala sa oras. Nasa bunutan si Tay sa bottom side. Direk, pamute nga, pasok nga lang tayo sa ano, sa Discord nga ng Bursting Heart Rubs. Mute lang tayo. Pamute ako na. Ay, nabogo. Ano ito? Holy shit. Eudora, magkasama na. Bumaba na. Hindi na sila mabasag. Mabasag daw. Hindi, hindi. Hindi atakay. Dito, walang atak. Walang atak yung kaadya. Yan nga natin direct, lipat naman tayo sa Abyssal Reapers tayo. Papakinggan na natin yung comms nila din sa kabila. Actually, maganda pakinggan yung comms pag teamfight na yun. Ah, ito din magkakabila na yun. Ayan, yan, yan. Dito lang nakabuhay sa Incho. Dito sa taas. Wala akong tuloy. Ang kahirap eh. Medyo tahimik pa. Masag yung top ah. Eh, tara 4 month, ano tawa ito? 13? Pwede ko ito bigyan, pwede ko ito bigyan. Okay, tapos yung ano? Sino bibigyan? Card pa rin po. Pasunod na yung ano dyan? Brody. Walang power sa guys, walang power. Sweet lang no? Sweet lang yung Abyssal Reapers. Ano sila eh, parang literal na, parang hindi dapat Abyssal Reapers kasi sobrang tahimik. Parang dyan ako, stun mo nga yan. Stun mo nga. Ayun, 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 pinapastun na. Ito na, matatak, matatak. Eh, syempre, the goat yun eh. Sige, direct, alis na nga tayo sa Discord. Matindingan muna tayo. Out, out. Kami rin mag-out. Pero kita mo naman yung pagkadalaw ni Doc Rebo, instant pick-up, no? Pagkasabi niya na nandito ako, di ba? Hindi na yung tipong, push mo tapos ganun, pero wala eh. Pero syempre, na-torn apart memories ba yun? Yapi, na-torn apart memories ni Kelra. Pero yun, parang ano eh, yung comps nila, parang otherwise yung sa Bursting Heart Traps, sarili natin na ano eh. Yung talagang... Magiging coach ni... ni Jomie Abalos. Ni Jomie Abalos eh. Sa kabila naman, yung kay Rebo, parang silent but deadly. Oo, talagang calculated, no? Syempre, Rebo yan eh. Di naman tatawaging goat yan ng Mobile Legends. Kaso, yun lang. Nabati natin. Oo, pero syempre, ganyan natin. Blazing Duet, masakit. Tay would be taken down, pero syempre, Fernandez securing that one. Oo, habang sa baba. Naku po, namatay rin si Jocelycious dun sa may bottom side. Natin, Brody, gusto nga niya bigdan dito yung isang Claude. Natin yung torn apart memory. Kelra nga rito with the auto attacks. Guido, makakatakbo na nga papalayo. Mukhang target nga niya rito si Fernandez. Did see, nahabol yung isang Claude. Oops. Oh, sa pa. One more hit. There's the torn apart memory. Ang bilis ng cooldown nun eh. Mabilis. Oo, medyo OP talaga yung cloud. Sa ganito, pagkakataon. Kaso si Doc Rebo nandun para igante yung kanyang kampe. Nakakamatay nga lang kanina. Yung nga lang eh, yung hatak na yun eh. Ramdam na ramdam mo na eh. Basta mag-online talaga dito. Yung ano eh, yung kaja kasi, hindi siya yung tipong early game na mag-i-spike eh. Yes, nandun yung circle. Yes, nandun yung damage. Pero,
Talaga mag-online yan pag meron ng ating divine judgment. Ayun nga, no? Medyo si Doc Ribo nga rito, sumasama na sa rotations, eh, no? Kada nagpapakita siya sa map, umaalis siya rin sa may lane niya. Meron na pipick up inside rito ng Abyssal Reapers, which is good for them. Naku po, Kuego, binigay nga rito yung kanyang ejector, mga kaibigan, pero malayo yung Dora, wala yung kanyang partner. Turtle is up for grabs. Meron naman last insanity rin si Pakbet. Kompleto ang kanyang mga ultimate. Habang sa likod, grabe naman yung pag-zone out dito ng isang Claude. Inahabol nga niya yung Parsa. Parsa is dead. Wala nga silang feathered airstrike, mga kaibigan. Pero kaso, yung Turtle will be secured by Pakbet. Inahabol rito yung Joy. There's a stun. Puego, mukhang mamamatay. Oh. Mabibigyan. Nahabol pa yung X-Borg, pero wala nang haabutan. Di ba yung judgment naman? Hindi na ibibigay ni Ribo. Pero ang ganda, no? Kaso nga lang, nakuha lang ng bursting heart rub si Turtle. No? Parang ano, parang okay lang. Parang okay lang, okay lang on that side, eh. Parang at least hindi masyadong high risk yung ginawa niyo doon, which is okay na pa isa-isa. Mm-hmm. Wag lang talaga ma-early wipe, eh. Lalong lalo na on that kind of objective. Para kasi sa X-Borg, eh, yes, extra shield na buff. Pero tingnan mo kung si Fernandez nakakuha ng ano, ng turtle. Pero speaking of that one, feathered airstrike combo, which John can do. Sipa sa likod. Napatay nga ni Peanut, nakaganti nga siya ng isang kill. Gusto nga lang i-point out doon yung pagkakaroon ng killer instinct ni Fernandez as a core doon sa may team nila. Siyempre, Claude 2 ha? Oo, yun ha. Sabi natin ha, sa bottom lane, mukhang si Levi nga rito, delikado, mabibigyan. Gusto ko lang yung presence of mind niya kanina na pick upin yung backlines. Kasi alam naman nila yung Parsa, pag nabitaw na feathered airstrike, may hilapan silang umapol. Ayun na, peace speaking. Dito na magdudusa yata yung Eudora ni Madam Josa natin dahil wala nga siyang flicker, no? Ayun ang problema, wala siyang in and out. Alam naman natin na yung isang Eudora, maganda, in terms of bursting heroes, malakas yung kanya magical capability, kaso nga lang without the flicker, wala siyang mobility to go out. Habang Doc Ribo, nabigyan na naman si Keller doon sa may top side take. Tatakbo na nga lang. Sabi ka, kada mapopocus yung camera natin kay Doc Ribo, lagi may namamatay. Parang ganun, eh, parang normal. Para papayawatek, pero syempre, na-suplex sa likod, na-uppercut, Guido with a kill. Mm-hmm. Nice combination coming from Puego and Guido. Nandun yung control coming from the Pakito and the Johead. Mukhang target nga nila dito yung tower sa mid lane. One port na nga lang yung buhay. Pakbet trying to defend this one, pero wala, eh. Konti na lang, hindi nila masasalba yung tower. Tsaka dikit, ha? Dikit yung laban! Dikit, man. Kahit sabihin mong lamang Abyssal Reapers ng kill, parating naman sa objectives natin, eh, no? Tingnan mo yung spike ng gold. Yes. Hindi sa kills talaga yun, kung paano talaga sila makakuha ng objectives at syempre, yung farming capability sila. Mm-hmm. But at the same time, hindi nila masyadong pinipressure na guys, kung nababigap tayo, okay lang. Okay lang. Parang ganun, Pakbet mindset, eh. Yung tipo, kung mamatay ka, okay lang, hindi kita i-blame. Kahit pag 0-10 ka, okay lang, hindi kita i-blame. Pero pag natalo tayo, i-blame na ka na. Ayun diba? Lang ang problema. Pakbet nga rito na ihagis, wala siyang piraga armor, din niya mabibigay last insanity. Immortality, pwedeng ma-proc anytime, pero yun lang, ha? Oh, buhay pa. Nabuhay pa. Rafaela. Si Coach Jaume Abalos, Gundeng, nandun si Tay, ito sustain. Itong kanilang jungler for the side of bursting heart rubs. Well, sa top lane, si Levi and Guido, 1v1 with a great one. Naku, nakuriente ni Josa. Meralco, isidinamon niya. Oo nga, nauna ang atip tay mo. Doon sa may kabilang panig, pero kalahati na dito yung buhay ng Lord. There's the feathered airstrike. Puego ahabol dito. Lalapit nga siya. Kelra lang sa may gilid nag-aabang. Habang Fernandez papasok nga rito with a blazing duet, patay na rito yung Joet. He's out. Na-reset yung Lord, patay yung Claude. 2-for-1 pa lang ating exchange. In favor pa rin to sa side ng Bursting Heart Rubs. Guido kailangan niya mag-disengage. Pakbet, buhay pa nga rin dito. Pero mamamatay yung Cho. Ayun na naman yung The Goat. Ribo getting the kill. Another one. 6-2-2 para sa kanyang KDA. Tignan natin, meron knock-up na binigay dito yung Lord. Abang Ribo nag-aabang lang sa bottom side. Meron pa siyang DJ, Divine Judgment. DJ. Pakbet, nandito. Last Insanity, BBJ. Yeah, Lord has been secured by the Bursting Heart Rubs. Pero what a kill. By Warabox. By Warabox. Wheel count na tayo currently. Kundi ako nagkakamali. 7 na tayo. 7 yon. Mm-hmm. So magbibigay ng meal yung Wendy's, no. Every Lord kill yan, ha. So kahapon meron tayong 6, ngayon ang ating 7. Yon, 7. Kaso ang problema doon, no, men, nakuha ng bursting heart rubs yung Lord. Pero tatlo sila down. Apat, rather. Apat pala yun. So ito yun, eh. Parang pagiging mentality na may Pakbet, eh. Para at least may objective tayo. Pero ngayon tingnan mo, ha. Sana despite na nangyaring yon, yung gold, hindi pa rin nag-aaleo. Hindi pa rin nag-aaleo, gano'n. Hindi pa rin nag-aaleo. Kahit sabihin mong matinding pick-up yung ginawa dito after ng Lord fight, kitang-kita mo naman na hindi masyadong gumalaw. Yun nga, min. Diba? So, pwede ba tayong tumingin ng item? Oh, item check tayo, mabilisan. Isa lang. Shoutout nga pala sa lahat ng mga fans na mga naglalaro ngayon, ha. Nakikita ko, eh. Ang daming supporter ng... Gusto ko lang shoutout kay Shari. Hello. Yun.
Yo, oo nga, yun lang, nag-walk away lang. Tingnan ko yung replay eh. Dapat indicator na nandun siya kasi yung ibon, sumunod. So in this case, parang bumalik na yung ibon eh. So parang hindi na napansin na nandun si Josa. Which is plus one kill na sana yun. Easy peasy sana eh, no? Grabe, pero at least, tayap yung gold eh. Tayap, talagang even matchup nga rito. Even matchup eh. No? Tingnan mo sa gold wise, dumikit. XP wise, tingnan natin yung XP wise natin. Dumikit din. Halos pa, talagang close fight. So, yung mananalo kasi rito, mag-a-advance sa finals ng ating preseason. Oo. Eh, yung medyo crucial na pinaglalabanan nga dito eh. Pero yun nga, ang dami talaga nag-root dito kay Jose, kaya gustong-gusto talaga nila yung every time nakaka-pick up si Jose. Pero tinitignan natin kung kasi actually high risk to eh na naka-execute eh. Pero yung kill talaga is masisecure mo talaga pag naka-combo ka. Here is pag naipit ka, speaking of ipit, nag-conceal play. Muntik na. Yung side ng Abyssal Reapers, habang Claude nga lang rito ay nagpapakita, nandito rin si Fuego. 80 seconds pa bago mabuhay yung Lord. Ito na nga si Kella at saka si Tay. Tignan natin yung support combination ng Alat together with the Marksman. Immortality will be completed for the Claude. Limang AR yung nandito sa gitna. Abangan talaga eh. Nagpapakiramdaman lang. Talagang ano, kumbaga kung tutuusin, high level play to eh. Kasi puro mythic to eh. Kasama ko pa ng pro player. Dalawang pro player. So talagang makikinig sila sa sa ating pros. Dito naman kay Bursting Heartthrobs, Pacbet, sa kabila, Rebo. So dalawang experienceado talaga. Kaya, nako. Talagang ano eh, all ears. Mukhang maganda to. Eto na nga, Parsa pwedeng matagpuan pero meron siyang wings by wings to go out. Medyo matindi yung ating pakiramdaman. Direct, pwede ba tayo pumasok sa Discord ng Bursting Heart? Pamute lang tayo, pamute. Pakita. Pakita, medyo malalim siya dun. Naku. No. Si Keldra nag-call. Hindi yung clone sa top. Malalim. Kaso wala silang touch eh. Wala. Blood ka dyan sa top, blood ka dyan sa kajoin. Angat nyo ba? Dito sa top. Kaya tayo malagay. Ayas lang yung kajoin. Tatlo. Tingnan natin magiging reaction nila. Pag may na-pick up sila. Okay, pwede nyo kunin. Abangan natin. Pwede naman na siguro parsa para safe. Ako, nag-up na yung Lord. Abangan natin yung basta maka-pick up dito. Tingnan ko, gusto ko makita yung reaction. Actually, marinig yung reaction nila. Diyan na, mga kaja. Dito sila, lima. Sa baba. Fibers. Kaya angat mo tap ulit. Long mo ulit. Diyan sila mahirapan. To, hindi. Ingat lang kayo sa mga bush. Kung saan kami dumadaan, doon lang kayo dumaan para kita natin kung nasa. Grabe naman, coach na coach talaga si Joe. Ito yung kaja. May huli. Kaja. Pinahilita talaga niya rin nila sa Rebo eh. Easy lo. Nako. Libag na tayo sa kabila direct. Isang mabilis lang. Kabila. Pahela. Pero patayin na natin next board. Nice, Joss. Ano yung patayin? Nice. Patayin na yan. Tara, Lord. May buhay ka? Hello. Tayong ulo. Natapansin ko doon, pagpasok natin, parang antahimik mo. Parang alam nila yung gagawin eh, yung instant replay natin. Okay ako. Medyo na-epic. Papalo yan ang man. Tapos, yung burst talaga dito na nabibigay ng ano eh. Yung ng Abyssal Reapers, sobra-sobra. Talagang more on the diving side talaga sila. Maganda na pagkaka-pick up doon ni Rebo eh. Sige mo, nabuhay pa siya doon. Oo, wait lang. Masyado maaga. Pero siyempre, lagay mo na yung 9 natin. 8 pala, 8 yan. Regen. By Waterbox, 8 feels. So, okay. Ano na tayo? Mute na tayo. Papay, mute na tayo. Okay na tayo dun. Okay. So, pero kahit hindi talaga yung Abyssal Reapers, parang ano eh, yung, pansin ko yung shot call ng ano, ng sa Bursting Heartthrobs, parang ina-anticipate ng anytime na pwede nilang gawin eh. Ina-anticipate na ng Abyssal Reapers eh. Kaya ganun yung pwesto nila. For some reason, talagang matinding pakiramdaman eh.
Oo. Sa isang nakikita ko dun, ang ganda ng pagkakapikop lagi sa Parse, parang pang nawala yung Parse, parang easy silang makapasok. Oh, nag-conceal. Naku po, si Bakbet, walang immortality. Hinagis ka sa langit. Alone sa likod. Naku po, delikado. Yung ating number one coach, number one trapper is down. Napatay nga siya rito ni Ate Josa natin. Habang yung tower inhibitor dito pwede mabasag. Naku po, delikado yung side ng bursting heart rubs. Exposed ang kanilang base. 40 seconds pa bago mabuhay rito si Jome. Abalo, stay nga rito. Delikado, makakapag-depend naman sila. Merong stun na rito. Bunsok rito ang dami si Josa. Si Josa kasa na mag-generate na shield. Nawala rin natin. Nawala si Josa bigla. Oo, inabot nga siya ng damage kami from Elra. Pero mag-disengage mo rito yung side ng Abyssal Reapers. Meron pa rin minion flowing in the, dito sa may gitna. Habang BMI naman dito yung Claude, si Fernandez. Kailangan nila mag-out. Mukhang yung bottom lane nila muna kukuhain nila. Yup, and syempre, mabilis nila ng shoutout sa ating comment section kay Jeneline Salomeo, JJ, James Joaquin, Jorik Napat, Nadia Haynes. Yun mo, yun lang yung nababasa ko ngayon eh. Kala ko par, puro babae pa rin siya shoutout. Ay, gusto mo ba? Pero yun, ganda ng play rito ng Abyssal Reapers, no? Parang silent but silent killers talaga sila eh, no? Hindi ganoon kaingay sa Discord pero yung mga call nila on point. Oo, kasi ano eh, kahit naman ganyan talaga maglaro si Reba, yung tipong ano eh. Talagang confident siya na alam ng mga kampi niya gagawin niya. So ito yung impact ng isang Doc Reba sa isang team. Ganoon siya katindi. Tsaka ano eh, parang yun yung maganda eh, tiwala ka sa kampi mo. Yun, no? Na yung tipong alam nila yung gagawin na hindi mo talagang kailangan pa spoon feed na guys, kailangan natin gito likod-likod. Kumbaga, pakiramdaman eh. Kung may mali, doon lang pupunahin. Pero at least, alam na nila. It is, parang ewan ko kung Doc Reba ways pa talaga yun. Pero ganti na sila kahapon eh. No? Hindi naman ganun ka-explosive sa chat. Hindi naman ganun nag-uusap. Medyo silent nga, no? Pero at least yung execution ang ganda eh, no? Ako, parang nakukuha ko na yung point ng pagka-Eudora na merong execute. Siguro makapag-minus 1 lang ayos, tapos makuha pa nila yung pinakamagandang target, which is good, at least ma-minus 1 kagad. Kung hari, si Kelra, ma-out kagad dito, mapatay kagad rito ni Josa, which is good for the side of Abyssal Reapers. Di na nila po problemahin yung damage dealer. Isa na lang ang pwede mag-provide, meron ka ng Parsa. Yung last insanity kasi parang halos isang bitawan, despite the fact na pure damage eh. Parang ano eh, basta mabitaw mo kasi yung ano, unang-una Blazing Duet. Kung hindi agad manalify itong si Fernandez, ayun yung mga problema na later on eh. Ang role talaga dito, mainly na nakita ko so far kay Fernandez, pulis na Claude. Ayun yung dapat mong ma-anticipate. Pero talagang may pulis sa Abyssal Reapers. Wag kang ano, parang feeling ko not necessarily kailangan nila mag-all-in, lalo na sa Burning Heart Traps. Kumbaga nagpakita dito si Josa, nagpakita yung Jowhead, tapos si Reebo parang ramdaman na yung presensya. Parang feeling ko eh, no, yung ating ano, yung Feathered Earthstrike, medyo feeling ko isave the best for last na muna yun eh. Which is, oo, magsasacrifice ka ng unting damage, pero at the same time, na-anticipate mo what comes worst. Yun. Diba? Tama nga yun, what comes worst. Mm-hmm. Item check nga tayo, Derek. Ano bang item nila? Ano item na ni Peanut nga rito? Semi-lock na pala. Semi-lock na si Peanut, oo. Kaya pa rin pala dumipensa. Ano to eh, kung hindi ako nagkakamali, it's either magdi-divine leap to o yung ating mayawagang pakpak eh. Kung backpack to, talagang more on the sustain. Kung Divine Blade, alam mo na. Burado Gaming. Burst talaga. Mabilis ang shoutout lang team. Josa Gaming daw sila. Yun, shoutout sa inyo. Kasi si Josa, hindi nila pinaglaro kahapon. Talagang sinisave for the last rito ng Abyssal Reapers. Eh. Pero let's see, eto na nga. Meron tayong 4-man na nagtatago nga rito sa bush. Naku, habang Parsa nandun lang behind the wall, Brody nandito na nga rin. Fernandez lang yung nagpapakita with the Claude. Mukhang sisinimula na nga ng Abyssal Reapers nga na bakbakan. Itong Lord Enhanced. Nako, Guido. Uuwi. Mukhang magdedepensa rin sa may top lane dahil kanina pa siya na-showb ng isang show pero hindi yata. Hindi. Yun, umuwi na nga si Guido. Oo. Tsaka ano eh. Si Levy. Talagang giving the chance na ngayon na wala yung pakito, parang binabox out nila. Pwede silang mamitas or kumuha ng objective. Yun. Kasi parang one of the X-Factor nila ito yung pagpasok dito ng pakito eh. Yung double knockout strike. Pag nakasecure ka na at least dalawa, alam mo na eh. Nasusulat na yun eh. Nasusulat na, no? Naiyatapi bowlers na. If ever inabot. Pero yun lang. Tulad ng pinakinggan natin kanina sa comms ng Bursting Heart Drop. Sige naman ang pinapagawa sa kanya ni Pakbit. Oo. Diba? I-push mo lang. Sige, para mabigyan mo kami ng space dito sa baba. Para at least mapopokus sa'yo. Siya, obvious yung kay Guido. Parang hindi siya yung nagko-command eh.
yung si Ribo yung tamang command lang na tara. Ayun, oh. Tara. Oh. Yeah. Parang easy peasy lang eh, no? Tapos pero deadly yung command niya. Oh, oh. Kasi sinabi niya na ganoon talagang sure ball na merong mamamatay pero merong rotation na nga rito coming from the side, the bursting heart traps. Guide ang kanilang gustong bigyan pero merong immortality na control. Nandito yung damage coming from Kerla, fire missiles coming from Pakbet. Nandito na rin si Tay, apat laban sa isa, immortality has been proc. Inabot nga rito si Gaido, mukhang mabibigyan, easy peasy. Pero, side naman ng Abyssal Reaper, si Space Created. 9 mils na tayo sa ating Wara Kill by Wara Box. Iyon, presented, given to you by Wendy's nga, no? Ayun nga, no, men, no, Space Created, no? Yung binigay ng captain ng Abyssal Reapers, nakakuha nga sila ng Lord Enhance, no? Goods yun. As in, parang ano eh, kill over an objective sa ganitong sitwasyon. Okay yung objective. Pero again, death timer pag-uusapan natin. 22 minutes sa tayo. Mm-mm. So matagalang death timer na to. Sabihin natin umaabot ng ano, around 1 minute. Yo. So once na makapag-siege talaga sila dito ng at least sabihin natin to ore, medyo matatagalan bago sila mabuhay. Lalo na lang Pakito, one of the best controllers sa game talaga. Yun nga lang, naka-sideline nga lang siya rito ng 18 seconds. Pero Abyssal Reapers nag-aabang lang. Mukhang papabayaan na nga lang nila yung Lord nga rito na mamatay. Sa may left side, siguro kasi dahil outnumber nga sila tulad ng sinasabi mo nga kanina, no, I2K. Medyo matagal mabuhay. Siguro kung makapitas, ayos, no? Tsaka, yun nga eh, yung ginagawa dito ng Bursting Heart Traps, talagang dikit formation eh. Mukhang ito yung ano eh, ito yung actualing parang sabihin natin medyo deja vu na nangyari sa execution eh. Yung tipong, hold, fight! Sobra naman nag-galaw dito ang Abyssal Reapers. Babalik pa rin nila pakbet. Mukhang ito yung call na ginagawa nila this time, diba? Medyo kailangan pa rin nila naman nila kasi mag-ingat. No? Medyo deadly pa rin naman yung mga ultimates dito sa side ng Bursting Heart Traps. Ang daming AOE na pwedeng bumaliktad ng laro if ever na hindi sila pumasok sila ng hindi maganda. Nandyan yung Feathered Airstrike na pwedeng samahan ng Torn Apart Memory. So was dun sa may Last Insanity. Kaya medyo maingat yung side ng Abyssal Reapers na hindi ganoon na goal lang tayo ng basta-basta. No? Parang nag-aim sila din sa pick-ups. Kung mga pick-up ng isa, siguro saka pupush. Siguro yun ang pwede pagkakataon na gawin dito sa side ng Abyssal Reapers. Parang ano eh, yung pick-up na parang alam nilang makukuha talaga nila. Ang ingat nila, no? Oo. So, ng Abyssal Reapers, no? Parang tagal lang magkakalaro. Parang kunwari ganito, si Ribo magtatry mang hatak, pero medyo na-fail. Si Fuego handa eh. Handa sumagasa eh, para lang maligtas eh. Which is, talagang ano eh, commendable talaga. Yung tipong, hindi naman sa risking your own life, pero talagang ligtas kung ligtas eh. Parang guys, hindi pa natin gaya. Atras muna tayo. Talagang pressure, objective, pressure. Kung may ma-pick up sila, pero sa time and place na to eh, hindi na, parang wala namang mangyayari sa pick up eh. Wala. Lahat sila dikitan eh. Except sabihin natin, ganyan yung sa Chow ngayon. Yung ganyang kind of overextend. Hindi yung tipong sobrang lalim, na talagang makakatakas pa siya. Pwede siya ma-pick up. Daming CC sa side nga ng Abyssal Reapers. Pero yung conceal, mga kaibigan, mapak sila na Cyclone Eye. Doc Ribo ang mauna. Pero wala silang magtatagpuan. Pakbet, nasa may kanan. Diyos! Wala siyang mobility skill. Abutin nga siya ng Way of the Dragon. Killing spring nga rito para kay Kelra. Medyo na-out position si Madam Josa natin. Medyo nauna nga siya sa bakbakan. Sabagay, pwede na nga naman, no? Isang mabilis na nga lang. Kaso nga lang, ready yung side ng Bursting Art Rub. Split sila sa team fight, no? Yung tipong nung time na nakita ni Tay, si Josa, yes. Binatuhan na ganastan. Oo, ang dami nga eh. May Ring of the Dragon pa nga para wala sure bites na eh. Grabe. Ang intense ng ating bakbakan. Pwede ba nang isa pa nga direct. May replay ba tayo nun? Pasok muna tayo sa Discord nga ng Abyssal Reapers. Pamute-mute lang tayo. Pakinggan natin. Walang pligar rin, Chu. Walang pligar. Oo, tama yung pligar. Walang pligar. Tama, walang pligar. Isang minuto. Walang pligar na isang ingat kayo, mga pipitas yan. Pipitas yan. Malaki na yung dead timer nila kasi yung oras. Sa baba. Sira pa kala yung tower. Lipat nga tayo direct sa lipat tayo. Bursting Heart Traps. Pamute pa rin tayo. Yung stun, no? Stun yung mukha. Hindi na naman si Gaido nasa likod. Na-even out na nila. 5 seconds, Eudora. Time tayo. Oo, oh, hindi mo may nagko-call pa ng oras ng Eudora. Ano? Kaya nyo i-bait dyan kayo, Pupesto? Ano, Elra? Okay. Bait nyo dyan, ha? Wait, tignan natin kung magkakaroon ba tayo ng Master Bater dito. Tignan natin, paigan natin ang Lord Fight.
Mid. Pwede kayo mag-mid. Nandito sila eh. Nandito. Nandyan. Hindi siya Pahinga natin. Lord fight. Pero mo, walang parang ano eh. Kaya nyo lumapit? Hindi ata kaya to. Dito sa akin. Ayan na na-consil natin. Nandito na sa amin. Nandito na sa amin. Boomer, tingin sa Eudora! Tingin sa likod! Boomer, sino? Tingin sa likod! Mamatay, Eudora! Di ako harap! Ako harap! Sige, habol tayo. Grabe naman si Robby Abalos, talaga grabe siya ng bit, no? Harap na po, sir, no? Oo. Hindi tayo, huwag kang umarap. Kahit likod siya lang. Tara, Lord, tayo mabilisan! Ano, kaya ba? Tara. Mainit sa first thing I trap. Hindi ko kinakabahan si Chantel dito. Pwede mo uwi mo siya. Dep ako. Ako na. Okay. Hero ulit tayo, guys! Ayun na. Okay. Nandiyan yung cloud break. Pakita muna, maharap. George, sa likod. Okay. Oo. Okay. Ako ba? What a kill by what a box? Teka lang, ha? Pwedeng patakbo tayo. Ang buhay lang. Pwedeng patakbo. Kelra. Kagulan mo yung kulang din. Putang ina mo wala na. Wala na sila ng pakbet yun, no. Pinatatakbo niya. Saan ba napunta? Okay na tayo, okay na tayo. Okay, wala kill by wala box, 10 kill. Nagagalit pa tuloy si Kelra sa kay Coach Jomi. Bot kayo ang sasabay sa Lord. Okay din, ano. Pero ina, ito yung replay. Dito yung ano eh. Ito ba, edi, medyo ano, medyo talay tayo ng kuha doon. Pero ibig tayo din eh, pinagsitakbo sila. Gagawa, mataka dyan, nakaingat ka lang. And okay na tayo. Ito mo, best speed dosay na to. Alabas tayo sa Discord, direct. Basta tayo sa Discord para makuha natin to. Pero ganda ng, ano to, ng comms ng magkabila, no? Ganda ng mga shot call eh, no? Grabe, wag doon. Hindi na makakita ko. Pero ano? Uy, naku, si Levy, nawalan ng immortality. Oh, ang ganda lang, ang nakikita ko lang doon yung pag merong na-burn na skills, ready sila, no? Ibinigay na yung ganito, ibinigay na yung ganyan. Nalika, gawin natin, no? Mm-hmm. Nakita kaagad nila. Pero itong mga kaibigan, they are aiming for the mid lane. Lord is marching on the top side. The inhibitor nga rito sa gitna, mababasag na nga rito ng bursting heart drops. Hail Mary push. Backbet! Siya ang frontliner for the side of bursting up Artrubs. Ito na nga si Mr. Mobile Legends will be the frontline. Malayo pa nga rito yung Rafaela. Meron ding minion wave na magpo-flow dito sa may bottom side. Lord, may de-depensa naman dito ng Abyssal Reapers. Pero mukhang makakalbo na yata lahat ng kanilang inhibitors. Papalapit na rin dito yung Parsa. Pichow naman, nagpo-push lang. Natulak! Feathered Airstrike. Bitin. Kung medyo malapit doon si Peanut, kayang-kaya niya ma-burst kasi nahatak palapit ni Pakbit eh. Ayun nga, medyo ayaw nilang tigilan ng pressure itong tower. Ayong last inhibitor na nakatayo dito sa base ng AR. Ayun nga, nabasag na nga lahat mga kaibigan. At base na nga lang ang natitira rito. Eto na nga yung Divine Judgment. Binigyan si Pakbet pero meron siyang immortality. Naku po, Diyos ko, Day. Ayun na, burn. DJ nga rito. Ito na yung police. Oh my G, na-pick up nga rito si Joe sa mga kaibigan. One is out for the side of Abyssal Reaper. 77 seconds out. Matagal pang bubuhay. Halos isang minuto nga. Ganun katagal. Medyo TikTok timer na nga kung tatawagin nga nila. Ito na nga, ejector ginamit kay Tay. Makakalayo pa nga siya rito. Nandito si Gaido. Dinedepensa nila yung kanilang base. Kailangan i-clear ng Abyssal Reapers yung minion wave. Successful naman sila. Merong isang nakatayo doon. Catapult. Tay, hinagis nga rito with the ejector. Pero magulo. Buhay pa rin dito yung repel. Nakapag-sustain nga siya. Pero yung damage nga ng Claudan doon. Pero si Kelra, trabaho lang. Base lang ating target. Grabe. At bursting heart rubs will go sa ating finals. Ani talagang ani si Kelra, ito yung base mag clear wave sila, focus direct. Ano nga, is may replay ba tayo doon? Ano nga tayo, ano nga tayo sa Discord ng bursting ito up. ito yung replay. So yun talagang ani, busy sila sa pag clear pero si Kelra parang ponk. Hello Pax. Bursting heart rubs. Hello Pax. Hello, Pax. Congrats. Hello, congrats natin. Masig dyan. Hello, Pax. Hello. Nag-celebrate pa. Ayan, nag-celebrate na. Binaisigan lang namin. Ay, DC yan ba? Binaisigan lang. Kayo lalaban sa finals.
Sa waiting. Sa kalaban na ako kumampi, panalo pa rin kami. Pero maganda yung support niya rin ito, ya. Ganda lang anong gandang palagi ng follow-up niya, eh. Ang waiting is yung team ni 150 at saka yung Fantastic Shooters ni Kerizawa. Oo. Ano nga pwedeng makalaban nila. Pero syempre gusto ko muna makuha yung time na to para Pakbet, ano yung masasabi mo kay 150? Parang mainit kayo yung nakarang araw, eh. Wala, di tatago siya si 150, mabawi niya nga nun. Classic. Eh nga, syempre congrats guys. So abang na tayo sa Grand Finals and malalaman natin yan mamaya. Pero syempre, Popey, kabila naman tayo. Ha? Alam mo ba sa sila? Tumumasa sila! Grabe kayo! Pero again, congratulations guys! And ang ating post-match result is brought to us by Tier 1 Entertainment. Yun. Pero katamaman ang MVP of the game ay walang iba kundi yung One Piece ng Double K combination. Mm-hmm. Walang iba kundi si Kelra. Parang naramdaman ko talaga yung ano ni Gelric, parang giggle, eh. Yung tipong pagdating sa base talaga yung clearing, siya talaga focus. Ito yung base, focus, pok, ganun yung ginawa niya. Parang merong point ng laro na kontrolado ng Abyssal Reapers yung laro. Yun. Oo, talagang ano eh. Merong point ng laro na sila eh. Kaso nga lang, siguro yung pambuboset ng Cho, ayun lang. Oo. Sobrang laki ng impact ng Cho sa late game. Actually, pareho eh. Cho tsaka Paquito eh. Sa bagay. Pero more on the Cho talaga this time eh. Kasi, sabihin natin both have the follow-up. Pero pagdating naman sa scale eh, so, talagang mapabor talaga ako sa ano. Sa Bursting Heart Rubs eh. Pero yun na nga. So, syempre, Bursting Heart Rubs ang ating sa finals. Pakita natin kung meron ba tayong updated na bracketing. Yon. So waiting na yung team ni Jomi Abalos, ni Coach Pakbet na ang manager niyan si Chantel. Natin na kung maglalaro nga ba sa final. Sayang yung pinapractice si Chantel sa pre-fire. Oo. Parang ano eh, hindi niya nabaril eh. Kasi hindi siya naglaro eh. Natin na kung maglalaro din sa finals. Pero ito na nga, yung ating second match of the day, yung ating kung sino mga kalaban nga natin ng Bursting Heart Rubs is between Fantastic Shooters at saka Pure Use Blade Seekers. Ayun na nga, syempre, Civil War Season 2 is presented by Cherry Mobile. Of course, multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly. Airborne, active, Wendy's, enjoy your Dave single, always made fresh, hot off the grill. Yun, kung gusto pala niyo umorder sa Wendy's, dial nyo lang 8533 followed by 4x3. Siyempre, nandiyan rin yung Tier 1 Entertainment at saka The Armory. And speaking of The Armory, ang ating mga jerseys, tulad nitong sa Bursting Heart Rubs, ito naman sa Fantastic Shooters, is available sa Shopee. So, shopee.ph/TheArmory. And syempre, kami magbabalik. Paghandaan muna namin ang next game. And of course, dito sa Civil War Season 2, bakbakan na.